Hello guys, so welcome back to my channel. This is Juan Espina, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button. Thank you very much. So ayun nga guys, ay nanarit ko sa inyo ngayon yung nangyayari sa aking DJI Mavic Mini Flymore Combo na pinalipad ko noong Saturday bago mag Easter Sunday guys. So ito nga pala yung aming munting tahanan sa Barangay Albor. So dito nga pala ako guys, umuwi every week dahil nandito din yung family ko at saka yung aking mga alagang aso. So yun nga guys, pinalipad ko siya from sa bahay namin dahil yung pinakasadya ko talaga ay gusto kong mag-update ng yung construction ng port, Roro Port doon sa Municipality of Dibho guys, tsaka yung update ng pag-construct ng aming boulevard. So ayun, hindi ko namalayan na masyadong mataas na yung lipad ng aking ng drone. So ito banda ay yung health center tsaka yung hotel ng aming butihing mayor. Tapos yung banda doon guys, ito yung high school at saka ayan, makikita niyo yung building ng high school. So ayan, papakita ko dito guys yung construction ng aming Roro Port. So yun nga pala yung mga bahay dito guys. Ito po yung town ng Dibho, no? Na andito yung dalawang barangays, Barangay Albert saka Barangay San Antonio. So ayan, so kung makikita nyo guys, ito yung port na tawag dito, yung pula ang bubong, yun yung terminal. Saka itong kinoconstruct ngayon guys, ito yung port area. So tinitignan ko yung guys, tinitignan ko yung monitor sa remote control hanggang dito lang, no? Pinapataas ko siya kasi baka mabunggo siya dito sa crane. So nung pinataas ko siya guys, ay hindi na siya nakakonect doon sa aking remote control. So nagrattle na ako guys, no? Hindi na alam kasi palagi ko siyang kinoconnect pero hindi na talaga siya naka-reconnect. So ito nag-rotate yung guys, yung camera, pero hindi na siya hawak ng control, no? Kusa na niya itong ginagawa. Ayan, mayroong floating cottage pa na nakikita natin. So ito yung part ng bagong construct na boulevard ng Municipality of Dibho. Tingnan nyo guys yung dagat, napakalinis, napakalinaw. So yun yung barangay hall ng Barangay Albor at saka yung municipal library, makikita nyo dyan. Tsaka yung dinadam ng mga buhangin para gagamitin sa pag-construct ng port area, no? Ng Roro Port. So sayang talaga guys, no? Bandang dito guys, naka-standby yung camera ng Mavic Mini or drone kasi hindi na siya nakaka-connect sa aking remote control. So parang kusa na siyang gumagalaw guys. Ayan. So papakita ko sa inyo maya-maya kung saan siya namalagi, no? So lumilipad siya hanggang 5 minutes lang ata, tapos kasi nakaset siya na dapat bumalik siya doon kung saan siya pinalipad. So kaso ito yung na disconnect na siya doon sa guys, sa remote, kaya yung pinakamataas na naset ko na height bago siya bumaba, ayan, nasa 300 meters ata yung height niya, yung altitude. So ayan, bago siya bumaba guys, so dito yung bahay namin, no? Nasa baba, makikita.
Tapos gumagalaw-galaw pa yung camera, guys. Parang nag ano lang siya, no? Kusa na niyang ginagalaw yung kanyang camera para hinahanap siguro ng GPS yung kung saan siya pinalipad, yung location ng paglipad kanina. So ayan, yung banda yung ano, yung bahay ni Titing Garcia. So yung daan dito, guys, ay papuntang Usmenia. Ayan, at saka Paong. Tapos ayun yung boulevard, ito yung pinaka main road ng Albert to San Antonio, parang highway ito. Tapos yung makikita niyo dito, guys, yung high school. Sa baba ng high school, dyan kung saan ko siya pinalipad sa bahay namin. So makikita pa natin dito, guys, sa pagbaba ng drone, yung bahay namin, guys. Oh. Mga 5 minutes na ito galing ng pagpalipad, no? So ayan, ito yung hotel ng aming mayor. So nandun sa likod yung bahay namin. Pero dito siya sa may dagat talaga bumaba. Ayan, ang bilis ng baba niya, guys. Kaso, pagbaba niya, may pump boat na nakano, kaya hindi siya nagland, kasi hindi siya maglaland kapag mayroong object na nakaharang, guys, na didetect ng kanyang sensor. Kaya umiwas siya dun sa pump boat at nanatili siya dun dito sa dagat, guys, ng mga 10 minutes bago siya nawalan ng power yung kanyang battery. So nung hindi na siya, guys, na kita sa monitor ng aking remote control, ay pinuntahan ko na kung saan last na nakita ko sa monitor, at yun nga doon sa may crane. Kaya doon kami nag doon kami nag focus ng paghahanap sa drone. Kaso wala talaga doon. At napansin na pala, guys, ng babae dito sa bahay na sa itong bahay na nakikita natin, guys. Napansin na niya na mayroong drone na lumilipad dito sa bandang likuran nila. Pero tinatawag kami doon na nandun sa crane, pero hindi na talaga namin doon, no, yung crane. So doon kami nakakonsentrate sa paghahanap. Pero yung drone pala namin ay nandito na sa may dagat. So medyo malayo siya at hindi namin naririnig yung kanyang ng drone, yung sound ng drone. So palaging tumatawag pala yung babae dito, guys, sa bahay na sa may likuran, pero hindi namin siya narinig kasi malayo nga. So nananatili yung drone dito, guys, ng 10 minutes bago siya bumagsak at nawalan siya ng power yung kanyang battery or naglobat. So tingnan niyo na lang, guys, no, hanggang dulo kung paano siya nawalan ng power. So kung narinig sana namin yung boses, yung tawag ng babae, guys, ay nasave sana namin yung drone. Kaso hindi talaga namin siya narinig. Nakuha namin, guys, yung drone na nabagsak na sa dagat mga 30 minutes after pa. No, kasi doon kami naghahanap, guys, doon sa may crane. So sayang talaga, guys, yung gastos, no? Anyway, napakinabangan namin man natin siya, pero sayang pa rin yung 30,000, guys. So, ayan, advice lang namin sa may mga drone, pag-aralan mabuti kung paano siya, yung mekanismo ng drone. Kasi ako, mag-1 year na sa akin tong drone, pero hindi ko pa talaga siya kabisado kung paano siya gamitin, guys. Several times na din na nagloko ang drone, hindi nawawalan siya ng GPS, tsaka minsan sa dagat talaga siya sa dagat siya kadalasan nagland. Kaya buti na lang merong nakakita at nakuha siya. Pero sa pagkakataong ito talaga, guys, ay bumagsak talaga siya sa dagat. Ayan, tingnan nyo, nasa 10 minutes na siya mula nang lumipad siya, pero nakastay pa rin siya mga 1 foot
1 foot from the sea floor, guys, dito sa dagat. Hindi talaga siya bumaba, no? Inaantay na lang niya na mawalan ng power yung kanyang battery. So ayan, 10 minutes na siya, guys, at meron pang 7 minutes na pagstay niya dito sa dagat bago siya nag-drop. Thank you.
So dito nga guys, bumagsak na talaga yung ating drone. So sayang yung 30,000 guys, pero okay lang yun kasi at least we're learning from our experience. So ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, please do subscribe and hit the bell button. And please share my videos guys to your social media accounts para malaman naman ng ating mga kaibigan na meron tayong ganitong channel. Maraming salamat. Paalam.